Hello everyone! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng common ratio given ang any two terms. Kung hindi nyo pa napapanood kung paano kumuha ng n term given ang first term at ang common ratio, i-click nyo lang dito sa taas para mapanood ninyo. Kung gusto nyong malaman kung paano mag-solve ng common ratio given ang two terms, just keep on watching. Hello mga anak shes, welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Good day everyone. Ang first example natin ay if the fifth term of the geometric sequence is 256 and the ninth term is 81, find the common ratio. Ito ay iba doon sa mga naunang examples dahil hindi given yung mga geometric sequence. Ang given lang ay two terms. So first, kailangan nating i-identify yung mga given. Ang given ay fifth term. Ang fifth term ay 256. And ang ninth term naman ay 81. So, ang hahanapin natin ay common ratio or yung R. Ang gagawin natin dyan ay i-express natin yung a sub 9 as ratio doon sa a sub 5. Gagamitin natin yung formula ng geometric sequence, that is a sub n is equal to a sub 1 times R raised to n minus 1. Diba ang general rule ng a sub 9, gamitin natin ito, a sub 9 is equal to a sub 1 times r raised to n, ang n natin dito ay 9, so 9 minus 1 is equal to 8. So yan yung general rule ng a sub 9. Dito naman sa a sub 5, a sub 1 r raised to n is 5 minus 1 is equal to 4. Next, i-divide natin ito. A sub 1 divided by E sub 1, so makakancel na yan. Then, R raised to 8 divided by R raised to 4, that is R raised to 4. Kasi, isusubtract natin yung exponent ng mga variables. So, 8 minus 4 is equal to 4. Since, A sub 9 over E sub 5 is equal to R raised to 4, pwede na nating i-substitute yung mga values. So, ano ang value ng a sub 9? That is 81. Ano naman ang value ng a sub 5? That is 256. Is equal to r raised to 4. Hindi pa yan yung final answer. Para matanggal si 4, so para makuha natin, kunin natin yung fourth root ng both sides. Okay. So, the fourth root. The fourth root of R raised to 4, syempre matatanggal na yan. Ang matitira ay R. Dito naman, ano ang fourth root ng 81? Mag-isip kayo ng number na pag minultiply mo ng apat na beses ay magiging 81. Correct. That is 3. Kasi 3 times 3 is equal to 9, times 3 is equal to 27, times 3 is equal to 81. So, the fourth root of 81 is equal to 3 over, ano naman ang fourth root ni 256? Anong number ang imumultiply mo ng apat na beses magiging 256? Correct. That is 4. Kasi 4 times 4 is equal to 16 times 4 is equal to 64 times 4 is equal to 256. So, ang fourth root ng 256 ay 4. So, the common ratio is equal to 3/4. Ngayon, therefore, the common ratio is 3/4. Okay? Another example natin. If a sub 2 is equal to 243 and a sub 5 is equal to 9, find the common ratio. Kagaya ng ginawa natin kanina, i-express natin to as ratio or division. Mauna dapat yung
mas mataas na term. So, a sub 5 over a sub 2. So, yung a sub 5, pwede natin i-express as, kasi ang formula ng geometric sequence ay a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, yung a sub 5 magiging a sub 1 times r. Ang n natin ay 5 minus 1 is equal to 4. Over a sub 2 naman natin is equal to a sub 1 times r raised to n. Ang n natin ay 2 minus 1 is equal to 1. Next, divide. A sub 1 divided by a sub 1 is equal to 1. Then r sub 4 divided by r sub 1. I-subtract natin yung mga exponents. 4 minus 1 is equal to r raised to 3. Okay, so ang ibig sabihin niyan, a sub 5 over a sub 2 is equal to r raised to 3. Ngayon, pwede na nating i-substitute yung mga values. So, ang fifth term natin ay 9 over, ang second term natin ay 243. Is equal to, pwede pa ba nating i-reduce yan? Yes. So, ang lowest term nito ay 1 over 27. Kasi 9 divided by 9 is equal to 1. 243 divided by 9 is equal to 27. So, 1 over 27 is equal to r cube. Kagaya din ng ginawa natin kanina, ay kukunin natin yung root ng common ratio para matanggal si 3 doon. So, ang kukunin naman natin dito ay cube root, kasi nga 3 yung exponent. Yung kanina kasi 4, kaya 4th root. Siyempre, kapag kinuha mo yung cube root dito sa kabila, ay dapat dito rin sa kabila. So, matatanggal na yan. Ang matitira ay r. Then, the cube root of 1, ano ang number na kapag minultiply mo ng 3 beses, magiging 1? Siyempre, 1 pa rin. Over cube root of 27, ang number ang kapag minultiply mo ng 3 beses ay magiging 27. Correct. That is 3. Kasi 3 times 3 is equal to 9 times 3 is equal to 27. Kaya ang cube root ng 27 ay 3. So, the common ratio of this example is 1/3. So, yun lamang mga anak sis. Sana nakuha ninyo at sana makatulong ito sa mga modules ninyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung may mga katanungan kayo or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!